Good news nga mga idol para sa mga Lakers fans. Matapos kasi na mag-tweet itong si LeBron James na I cannot and will not miss the postseason again for my career. Masakit nga daw ito mga idol. Yan nga ang magandang balita na rin para sa mga Lakers fans. Kung itong si LeBron James ay mag-i-stay, wala na nga siyang balak na hindi maglaro sa playoffs. Ibig sabihin lahat ay gagawin niya na para nga sa mga natitirang taon niya sa kanyang karera sa NBA ay lagi siyang nasa playoffs dahil nasasaktan nga daw itong si LeBron ngayong nanonood nga lang siya sa postseason. Pero anyways mga idol, para nga sa ating next balita, update sa mga nangyari sa laban natin ngayong araw. Milwaukee Bucks mga idol, pinakita nga na sila ang defending world champion dito sa team ng Chicago Bulls. Tinambakan nga nila ito mga idol ng 31 points at ang naging final score natin ay 111-81. Grabe mga idol, very dominant itong team ng Milwaukee dahil nga sa collective effort ng kanilang team. Giannis mga idol, 18.7 rebounds 9 assists, Bobby Portis 18 points and 16 rebounds, Grayson Allen meron namang 22 points. Talaga namang walang palag nga mga idol ang team ng Chicago sa umpisa pa lamang ng laban na ito. Next game naman tayo mga idol, Phoenix Suns, pinangunahan ni Chris Paul sa panalo nila 114-111. CP3, grabe nga ang ginawa ngayon sa laban, 19 points sa 4th quarter mga idol, sobrang clutch. 28 points, 14 assists ang kanyang final stats at dito naman si DeAndre Ayton, 28 points and 17 rebounds. Silang dalawa mga idol ang bumuhat nga sa kanilang team na Phoenix Suns dahil itong si Devin Booker ay wala nga para sa kanila. At sa ating panghuling balita naman mga idol, matapos nga na matalo ang team ng Utah Jazz mga idol sa Dallas Mavericks sa kanilang bahay, ay parang nagkaaway-away nga sila mga idol sa kanilang bench. Tingnan natin itong video clip na ito mga idol. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Bye!